According to Saint John, glory to you, O Lord. Jesus said to the Pharisees, I am going away, and you will look for me, but you will die in your sin. Where I am going, you cannot come. So the Jews said, He is not going to kill himself, is he? Because he said, Where I am going, you cannot come. He said to them, You belong to what is below, I belong to what is above. You belong to this world, but I do not belong to this world. That is why I told you that you will die in your sins. For if you do not believe that I am, you will die in your sins. So they said to him, Who are you? Jesus said to them, What I told you from the beginning, I have much to say about you in condemnation, but the one who sent me is true, and what I heard from him, I tell the word. They did not realize that he was speaking to them of the Father. So Jesus said to them, When you lift up the Son of Man, then you will realize that I am, and that I do nothing on my own, but I say only what the Father taught me. The one who sent me is with me. He has not left me alone, because I always do what is pleasing to him. Because he spoke this way, many came to believe in him. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. God without man is still God. Mga kapatid, kapag hindi ka nagtrabaho ng isang araw o ng isang linggo, nababawasan ang sahod mo. Tama po ba? Kapag hindi ka nagbukas ng tindahan o ng negosyo, nababawasan ang kita mo. Kapag hindi ka nagbabasa o nag-aaral ng mabuti, may tendency na bumaba ang grades mo o bumagsak ka sa pag-aaral mo. Kapag hindi ka naliligo, ikaw ay bumabaho at lumalayo sa iyo ang mga tao. Ibig sabihin, kapag hindi mo ginagawa yung mga bagay na dapat mong gawin sa iyong buhay, ay malaki yung epekto nito sa iyong buhay. Ngayon, ang tanong, kapag ikaw ba'y hindi nagdarasal, hindi nagsisimba, hindi gumagawa ng mabuti sa kapwa, may malaki bang epekto ito sa Diyos? Nababawasan ba yung pagka-Diyos ng Diyos? Kung hindi ka nagdarasal, kung hindi ka magsisimba, kahit hindi ka gumawa ng mabuti sa kapwa, ang Diyos, Diyos pa rin. Kahit gumawa ka man ng maraming kasalanan, kahit wala kang pananampalataya sa Diyos, ang Diyos, Diyos pa rin. Ang epekto nito ay wala sa Diyos, kundi nasa iyo. God without man is still God, but man without God is nothing. Kung epekto nito sa atin, sa palagay niyo ba, kapag namatay tayo, sa langit tayo, mapupunta? Tandaan po ninyo, kapag hindi mo ginawa yung dapat mong gawin para sa Diyos, ikaw ay mananatili sa kasalanan hanggang ikaw ay mamatay. Hinding-hindi ka makakapunta kung nasaan nandiyon ang Diyos na buhay. Ano sabi ni Jesus sa Ebanghelyo? Aalis ako at hahanapin niyo ako, at iyong mga kasalanan kayo mananatili hanggang mamatay. Hindi nga kayo mapaparoon kung saan ako pupunta. Kung hanggang ngayon, patuloy ka pa rin sa ginagawa mong masama, mag-isip ka kung sa kabilang buhay ba'y ikay magpagpapalain pa. Dahil kung hanggang ngayon, wala ka pa rin ginagawang mabuti sa kapwa, wala ka pa rin ginagawang tama, sa palagay nyo ba, langit ka? Kung hanggang ngayon, wala ka pa rin pananampalataya kay Jesus, sa palagay nyo ba, makakasama nyo siya sa kabila? Tandaan po ninyo, ang ating pagdarasal, pagisimba, paggawa ng mabuti sa kapwa ang nagbibigay sa ating katatagan ng pananampalataya.
Subalit, kung ang mga ito ay hindi man lamang natin magawa-gawa, sa palagay nyo ba, makakapiling ba natin si Jesus sa kabila? Aminin man natin o hindi, marami pa rin sa atin walang pananampalataya sa Diyos. May ilan sa atin binabaliktad ang katotohanan ng hatid ng Diyos. Marami sa atin hindi na sumusunod sa kalooban ng Diyos. At marami sa atin na ginagawang tama ang mali at ginagawang mali ang tama. Sa palagay nyo ba, may pananampalataya ka kay Jesus kung yung mga utos at kalooban niya hindi mo magawa? Nung panahon ni Jesus, maraming tao ang walang pananampalataya kahit marami na siyang ginawang kababalaghang pinamalas ni Jesus para mapatunayang siya ang anak ng Diyos Ama. Nagsasalita si Jesus tungkol sa kabanalan at kaligtasan, subalit marami pa rin ang matigas ang puso para sa Kanya. At ganoon rin po ang nangyayari sa panahon natin ngayon. May ilan sa atin, unting-unting nawawala ang pananampalataya kay Jesus. Subalit, mawala man ang ating pananampalataya sa Kanya, kahit patuloy tayo sa paggawa ng masama, hindi mawawala ang pagka-Diyos ng Diyos. Hindi maaalis ng ating kasalanan at ng ating walang pananampalataya ang pagka-Diyos ni Jesus. Mga kapatid, tandaan ninyo, tayong mga tao ang gumagawa ng ikakahatol sa atin ng Diyos. Ang Diyos ay mananatiling Diyos kahit tayo manatiling makasalanan. Kaya naman, kapag nananatili ka sa iyong kasalanan hanggang sa iyong pagkamatay, hindi ka makakapunta sa kaharian ng Diyos. Subalit, kapag nagsisisi ka sa kasalanan at nananatili ka sa pananampalataya kay Jesus, may pagkakataon ka na magkaroon ng buhay na walang hanggan na kasama ang ating Panginoon. Kaya kapag tayong lahat ay may malaking pananampalataya, malaki din ang ating gantimpala. Nawa sa ating pagdiriwang ng banal na misa, idulog natin sa Diyos na tulungan tayo na iwaksi ang ating kasalanan at dalhin tayo sa buhay kabanalan. Tandaan, kahit gumawa ka man ng masama, kahit hindi ka gumawa ng mabuti sa kapwa, God is still God. Amen.